Ang vlog po natin today is tatanungin ko po itong mga kasama ko kung magkano ang sahod nila namin dito sa Cyprus at bakit kami tumagal dito sa Cyprus. Pero si Ate Nida po is galing siya ng London. Doon po siya naka-base. Bakasyonista po siya dito sa Cyprus. Na-lockdown kay COVID. Na-lockdown sa COVID. Sabi nga ni Melody, hindi na kayo bisita dito, yaya. So, ang una nating interviewin dito ang galing sa London. So, magkano naman po ang sahod nyo sa London, ate? Malaki daw ang sahod doon. Nakasilang sabihin eh. Huwag kang mahiya. Hiya ako eh. Kalo naman. Hindi, yung ano lang, may mga malaki kaya ang sahod sa London. Yung sahod namin dito sa Cyprus sa London is 1/4 lang yata. Di ba? 1/4 lang. So, ano, pag sinuswerte ka talaga, meron yung 20 per day. Per hour. Per hour? Yeah. OMG, samanta lang dito, 5 euro ang per hour. 5 to 6 euro. Ah. Sana. Pero hindi ko naranasan yan. Okay. Ang naranasan ko lang ay so, ganun daw. Oo. Happy birthday, sis Eileen! God bless you! Buti nakadaan ka pa dito. Happy birthday to you! Happy po ngayon. Don't worry about them. Si mama ko kayong greet. Happy, happy birthday. Joris. Hindi ah. Na ano ba yun? Ikaw at Ilita. Nabili kami na magkano ang sahod mo dito sa Cyprus? Sa ngayon po, sa maniwala naman kayo at hindi, 400 lang po. 400 euro with 10 euro every Sunday allowance. So ilang taon na po kayo dito sa Cyprus? 11 years. OMG, 11 years. Last July 7. And thanks God. She's the only exotic beauty in Cyprus. Healthy pa rin. Matanda lang ang katawan. Bakit po kayo tumagal sa Cyprus? Enjoy! Kailangan ng pamilyang suporta at higit sa lahat dito sa gawain namin. Praise kung wala God. Po siguro ako dito, hindi po ako nakatagal ng 11 years. Yan din yung tumatakbo sa isa. Yan po yung isang dahilan na nakatagal po ako dito. At maraming salamat sa Panginoon dahil pinagkaluban niya ko ng mabait na among. Hindi man po sila yung open para bigay sa pera. Pero pag naman kailangan, nagbibigay. Andyan lang sila. Amen. So, hindi po mahalaga yung kukunti ang sahod. Ang mahalaga po ay kung paano ka itrato ng among. Tama. Tama. Salamat po Ate Lita, Ate Minda. Sino ang sunod? Mother! Halika, ikaw ang sunod na interviewin ko. Magkano po ang sahod mo sa Cyprus? Hi! Huwag na ninyong alamin kung magkano. Matagal na ako sa amo, pero talagang mahal na mahal ako ng amo ko. Ang allowance na binibigyan niya sa akin, di sahod, 200. Praise the Lord. Ilang taon na po kayo dito, Mother? Since 2002, nandito. Wow, pioneer! Kaya, salamat sa Panginoon at hindi naman ako after sa money, kundi sa paglilingkod ko sa Panginoon at hindi ko maiwan-iwanan ang charismatic renewal. Yun lang. Maraming opportunity na ano, pero ano ba naman ang pera? Hindi natin makukuha ang pera, di ba, sa pupuntahan natin. Kasi
kasi nandito lang yung yaman ay dito lang sa lupa. Ang pagyamanin natin ay yung spiritual life natin. Amen! Bravo! So, ang sunod naman si, ano, si Ate Salome. Ate Salome, magkano naman ang sahod mo dito sa Cyprus? Ay, sahod ko? 900. Pero, she's super blessed. Huwag kayong pumupunta dito sa Cyprus kasi, ano, mahirap. Pag-apply na lang kayo ng ibang bansa. Ang mga ibang amo, paglilinisin kayo ng dalawa hanggang tatlong bahay. At ang sahod ngayon ay 400. Siyempre, kinakailangan tayong mag-deop. Pero ako, blessed na blessed ako talaga sa kasi ang Panginoon, bine-bless niya ako. Amen. Ang sahod ko is above the minimum. Plus, I have my weekly allowance. Kaya, ilang taon na po kayo dito, te? 14 years ko na dito sa Cyprus noong ako na po March, yung apo niya dito sa Cyprus. March 2017. Kung ano ang years ko dito sa Cyprus, ganun din ang years ko dito sa gawain. Amen. Kaya napakaganda ang Cyprus na lugar. Kaya lang, Europe na sinasabi nila, but the salary is low. Mababa. Kaya, pero pag gusto nyo mag-apply dito, okay naman. At pag ano, pumunta kayo dito, try to find the Catholic Charismatic Renewal. Amen. At dito sa Nicosia, sa Larnaca, at Paralimni. Sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Kasi Amen. Napakagandang magpuri sa ating Panginoon. Praise napakasarap pag andito lahat ng mga anak ng Panginoon na nagpupuri sa Kanya every Sunday. Kaya, ang masasabi ko lang, blessed na blessed ako dahil kay Lord, He blessed me in every way of my life and my family. Thank you. God bless us all. Thank you po. Bye-bye na. Ingat kayo. Okay. Ikaw naman, Pia. Magkano ang sahod mo sa Cyprus? 330. Ha? Huh? Oo. Ulat ako doon. Oo nga. Mga babait yung amo ko. 400 na ang minimum. Ganon po talaga dito sa Cyprus, hindi pare-pareha ang amo. Kasi dati 330 talaga yung minimum wage, tinaasan nila. May mga among nagtaas, meron yung hindi. So, ilang taong ka naman na dito sa Cyprus? 9 years. Asya nga pala, single pa pala ito sa mga naghahanap dyan. Yes, she's still available. Maka Dios. And makatao makagawa. Ayun po. Hello. Meron kang mensahe para sa future ano mo? Wherever you are, I will find you. Hi, sis Florinda. Magkano naman ang sahod mo dito sa Cyprus? As usual. Minimum 400 and kung minsan may extra naman pero Extra. Pasalamat ka meron. Pero magpasalamat tayo. Ilang taong ka na dito? 2 taon lang po. 2 years kainin na pasulya. Oo. Tapos meeting kasi summer po kasi. Summer po kasi. Sa beach. Nagmamak tayo doon sa ano sa deck ng swimming pool. Gawain ko din yan nung may swimming pool pa kami. Init doon. Ikaw naman, Sis Eden. Yes? Busy siya sa ano niya, business niya. Meron siya. Business ko, no? Ko, no? Try to be businesswoman because our salary is 400. That's why we just make something to have extra money for the family. Yes. Ilang taon ka na dito? I'm going to 3 years. Ha? This October, I'm 3 years old. Ah, three years old na siya? Yeah. 2 years old naman ito. Yes. So, yun po. Ikaw, Maricel. Ano ang purpose ng interview mo? Magkano ang sahod mo dito sa Cyprus? 400. Bakit? Ano ang purpose niyan? 400. Ano muna sa akin? Bakit ka nag-interview? Vlog. I'm vlogging, you know? Okay.
So, galing po siya ng Limassol, kaya hayan. Kitang-kita nyo naman yung effect ng summer. Ayun, pinagpapawisan siya. Yan. Para maalis yung taba-taba. Ilang taon ka na dito? 2 years mahigit. Ayo nga, 2 years ka na mahigit. So, marami pa din siyang kakaining patatas. Sino pa ang nandyan? Wala na? So, ba't ka nga pala nag-renew? Down! Oh, wala na COVID-19. Sabi ko, she's planning to March kasi siya na dapat. Oh, go home. Kaso lang, tamang-tamang lockdown, wala nang airplane. Dapat maganda yung... So, yun po guys, ang sahod namin. Wait. So, yun po guys, ang kung magkano ang sahod namin dito at kung bakit kami tumagal dito. Sa akin naman, ang sahod ko is above minimum wage. Huwag mo nang tanungin kung magkano. Basta above minimum wage. So, yun. At bakit din ako tumagal dito sa Cyprus? Kasi dito ako lumago spiritually. Kaya kahit po medyo mababa ang sahod namin, wala pa sa plano ang mag-for good kasi marami pang pangarap sa buhay. Yun po. So, maraming salamat sa panonood and God bless. Huwag kalimutan ang subscribe. Subscribe below. Like and subscribe. Di ba ganun sinasabi ko? Oh, ay, huwag kalimutan ang ulit. Like and subscribe. Yes. Yan po, maraming salamat and see you on my next vlog. Thank you and God bless you all.